di ba nag-iossi ka? May history kasi yung Air Force One sa isang cigarette company. Yun yung Ari Menthol Pens. Yung pair na yun, sobrang controversial. Kasi may lawsuit na nangyari between yung creator, si Arisal Forman, tsaka Nike, tsaka yung Newport Cigarette. Yung Ari Menthol Pens, para siyang bootleg na inspired sa ano, sa sigarilyo, tsaka yung Nike. Yung silhouette niya, Air Force One, halos. Tapos yung colorway niya, tsaka yung ibang parte ng sapatos na yun. Para siyang Newport Cigarettes inspired. Si Arisal Forman, ano siya, involved siya sa skate scene, sa pop culture, sa designs, tsaka sa ano, sa footwear. Ba't nga ba niya nagawa yung ano, Ari Menthol Pens? So, heavily inspired siya kay Nigo sa Vapesta. Si Vape tsaka si Ari, may difference sila. Si Vape, inabangan niya na mag-expire yung patent ng Air Force One bago siya maglabas ng sarili niyang Vapesta. So, yun yung nailagan ni Nigo. Si Ari kasi, parang medyo gangsta siya eh. Parang fuckist. Oh, parang ano siya eh, parang kung gusto ko, gagawin ko. So, ayun. Gumawa siya ng limited run ng Ari Menthol Pens. Around 252 na pairs. Pinasadya niya yun sa China. Tapos sarili niyang pera. After nung release na yun, naging hype siya. Pansin siya ng Nike tsaka ng Newport. Tapos binigyan siya ng cease and desist na tigilan yung pag-produce ng ano. So, kinasuhan siya, chinard siya. Tapos lahat ng sapatos na ginawa, kapag hawak ni Ari, kailangan niya ibenta sa Nike para sirain. Tapos hanggang ngayon, isa siya sa mga coveted na sapatos. So, parang na-shape niya yung culture. Nag-open din siya ng door para sa mga ibang designers tsaka brand na gumawa ng twist nila sa mga similar na silhouettes. So, ayun. Yun yung isa sa mga history ng isa sa mga controversial na pairs sa sneaker culture. So, kung nagustuhan niyo tong video na to and gusto niyo maging up-to-date sa mga sneaker news and sneaker info, mag-like kayo and subscribe dito sa YBTV na channel. And kung gusto niyo na mura sapatos and affordable, check nyo na lang yung page ko, yung Kuku Shinobi sa Facebook. Thank you.